ang programang ito ay hindi angkop sa mga bata. Patnubay ng tanda ay kailangan. So, what's up mga kasquamis? Welcome back sa Walang Kakwenta-Kwenta Kong Vlog. So, ayun, bago ko umpisa yung mga Walang Kakwenta-Kwenta Kong Hanash, eh mag-subscribe muna kayo, no? Tick nyo na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos, okay? Alright! Ayun na nga, nabasa niyo naman siguro sa ating titulo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga... Kame! Ayun na nga, no? Nangingi tayo ng iba't ibang sagot. Dahil nangingi ako ng sagot. Nagtanong tayo sa isang FB post ko, no? Tinanong natin kung paano mo malalaman kung kailan o... Teka lang. Kalimutan ko yung... post ko. Paano mo malalaman kung may kabit ang asawa mo? O sabihin natin, jowa mo, kalibin mo, o ano man yan. Paano mo malalaman pag may number 2 o number 3 o number 4? Umpisa na natin kay Ninya Alisa. Doon napakadami nitong binigay. Kapag dalawa daw ang phone, ng partner mo, tapos hindi naman siya business, ano, businessman, businesswoman, diba magtaka-taka ka? Para saan yung isang phone niya? Para saan yung dalawang phone? Ha? Eh wala ka naman pan-load. So galing ulit to kay Ninya Alisa. Marami siyang entry mga kaibigan. Sabi niya, kapag mas pinipiling umalis kesa magstay sa bahay. Ba't ka ba ayaw magstay sa bahay ng tao? Ako, nakakaramdam ako ng peace of mind pag nasa bahay. Eh kung bunganga ka ng bunganga, eh baka hindi talaga magsistay. Girl, boy, ano ba? Hindi talaga mag-stay yan. Kung maraming pagdadaan na itong batang to yan. Meron pa nga siya isa pa. Kapag ayaw niya ipahawak yung ATM sa'yo, ayaw, partner mo, ayaw ipahawak sa'yo yung ATM. Eh kung shopping ka ng shopping girl, eh baka naman tama lang na hindi ipahawak sa'yo yan. Pag ayaw ipahawak sa'yo yung ATM, ano bang posibleng dahilan? Bakit hindi mo pinapahawak yung ATM mo? May iba ka bang binubuhay? Ha? Si Ninya Alisa pa rin to. Napakadami na itong hugot na itong babae na to. Kapag madalas kang binibilhan ng makeup at kung ano-ano sa gift, at kapag may pabukay na hindi naman Valentine's, ginawa ka na lang maganda, masama pang tingin mo, langya ka babae ka talaga. Joke lang, Mars. Pero di ba? Walang okasyon, biglang magiging sweet. Parang may nagawang kasalanan. Parang yun na nga yun. Salamat Ninya Alisa sa partisipasyon mo dito, no? Napakadami mong entry dahil. So, ayun nga, kaparehas din to, no? Nung kay Ninya, medyo similar. Medyo similar tong isa na to. After 99 years. Nawala. Hindi ko na siya mahanap. Ito galing kay Princess Elaine Sore. Kapag naging sweet siya at malambeng sa'yo, ayun nga, para daw hindi mo siya pagdudahan. Medyo similar doon sa pabigay ng mga pag-gift, no? Na bigla ang pag-gift. Yan, mga ganyan. Magdududa ka na nga naman talaga. Kung out of nowhere, bigla nang naglambing sa'yo. Pero huwag mo tayo masyadong praning. Baka naman, ewan ko ba? Hindi ko rin maisip eh, no? Kayo na mag-isip. Nahirapan ako mag-isip. Ito galing kay Claudette Salvo Digno at pareha sila ni Limar Yola Jr. Kapag baliktad ang brief, o brief lang nilagay nila dito, walang panty. Alam mo na, nagmadali yan. Panigurado, meron talaga to pag ganito mga pangyayari, no? Posible naman mabaliktad yan. Pero, ewan ko lang din, ha? Galing naman to kay Mac Jeans Maria Maverick. Pag may password, CP niya. Oh, pag may password daw ang CP, ayan, confirm yan. O nga naman, mag-asawa na kayo, o di kaya nagsasama na kayo, tapos may password pa yung cellphone, tapos hindi mo alam, di magtataka naman talaga, di ba? Ayaw pala sa yung password, may makikita ba dyan? Confirm yan pagkaganyan, ano ko dyan, pusta ko dyan, may mga 96%.
may 4% pang natira. Kay EJ Subido Ochoa, pag madalas nag-overtime, ayan. Galing din kay Marco Mini-Mini, pag sinabi niyang OT, overtime daw sa work kahit rest day. Puta ka, rest day mo. Ayun, meron pa si Mike Casabuena, pag laging nag-overtime, tapos madaling araw na nauwi. Ayan, hindi lagi umuuwi, galing naman kay Renante Valde. Tapos ito, nakakatuwa to, kay Say Marie Frando, bihira na lang gamitin ang pagkababae mo. O pagkalalaki mo siguro. Yan, mga ganyan. O, tama yan. Yan o. Halos parehas din sila ni Rapadol. Halos parehas sila ng comment, no? Pag tinatamad na siyang sibakin ka. Ano ba pang ibang iisipin mo? Hindi ka naliligo, mga ganon? Siguro hindi ka nasisibakin? Ito, galing naman to kay JM Siron. So, kapag madalas may out-of-town trip sa work, yan, pag napapadalas yung mga ganyan, so, nag-comment din dito yung asawa niya. Pakita ko lang sa inyo, ito yung comment ng asawa niyo. Eh, paano kung madalas lang may trip sa pagbumotor? Eh, ito si JM Siron, eh, motorista to. Ayan. Mahuli ka pa ng asawa mo dito, kuya. Ito, ayaw ko dito kay Marta Clay. Paano yan? Wala naman akong asawa. Paano ko malalaman? Ito kay Jackie Dennis. Box, pag nahuli sa akto na magkapatong. Abay, loko, hindi mo na kailangan anuhin to. Eh, magkapatong na. Sino ka si Rodney? Ay, hindi pala nahuli yung magkapatong. Isa si Karil. Yan, galing naman kay G. Lantero, ayaw bitawan ang cellphone. Cellphone talaga ang madalas makahuli. Kung ako sa'yo, huwag ka, mga babae ka, mga lalaki ka, huwag ka mag-cellphone. Para walang huli. Sabi nga sa ikalabing limang, ano yan? Ikalabing isang utos, huwag na huwag kang aamin. Sabi naman ni Yadmi Oras, paano basahin ito? Diyos ko, pinahirapan ako ni Kimberly. Yadmi Oirasorled. Ano ba itong pangalan na ito? Bakla ka. Pag umaga na nauwi at di natabi. Ayan. Ito, ranas-ranas na itong babae na to. Siguro, ayan yung mga dinanas mo. Tsara. Galing naman kay Daniel Castillo. Kapag umuwi ng bahay, oh, I'm sorry. Kapag umuwi ng bahay ng late, pero hindi lasing. Maglasing-lasingan ka na lang para hindi ka mahuli. Ganon. Sabi naman ni Ma'am Shimoma, ayaw ilapag ang CP kahit si Arbitbit. Tama yan. Ito kay Noel Saging, hindi ko alam kung paano. Para sigurado ka talaga sa sagot, tanungin mo siya. Yun na yung mga nag-comment. Salamat sa mga partisipasyon nyo. Para sa mga asawa dyan na naghihinala sa mga asawa nila. Galingan nyo, manghuli. At sa mga may mga kumakaliwa naman dyan, galingan nyo rin. Galingan nyo ang pagtatago. Pero syempre, di ba, hindi naman natin pwedeng isa walang bahala yan. Para naging normal na lang sa atin yung mga panluloko na yan. Hindi dapat natin ginagawang normal yan dahil tayo ay may mga sinumpaan at tayo may mga pinangakuan, may mga taong umaasa sa atin. So, huwag natin ginagawang bisyo yung panluloko. Ano ho, huwag natin gawing bisyo yan. May mga taong handa tayong mahalin. Huwag yung, gigil nyo ako, gigil. Gigil much. Gigil much. Huwag kayong kumakaliwa, parang awa nyo na. Kung ayaw nyo na sa isa, bitawan nyo na yung isa, huwag nyo pinagsasabay. Giggle much. Sinong mga inuindulo nyo? Si Skastakli? Si Gerald Anderson? Ay, naku, Diyos ko. Okay lang naman idulihin nyo sila, pero huwag yung ginagawa nila. Oo, may tsura, may mga talent sila. Yung talent lang, huwag nyo nang kunin yung talent sa panluloko. Parang awa nyo na. Giggle much. Isa mga nagbabalak pa lang naman magloko at ang babalak pa lang sirain ang kanilang pamilya, isipin mo muna saan nyo sinimulan yung relasyon nyo bago mo sirain, no? Isipin mo kung may anak kayo, paano magiging kalagay ng mga anak nyo. Yun ang unahin mo, yun yung una mong isipin. So, ayun na nga, ayun lang yun. Lahat naman ang nabanggit dito at nasabi ko ay mga comment lamang ang aking pinagbasihan, no? Mga pinagdaanan lang din ng mga taong yan. So, kung kayo ay may pinag-iisipan nyo na niluloko ka ng partner mo, tanungin mo nang diretso.
Mali mo, so magsabi rin siya ng diretso. Hindi natin sigurado, di ba? Pero mas maganda yung pinag-uusapan mo na yung mga bagay-bagay. Tapos, tsaka niya pag-desisyon ako, sasaksakin niyo siya sa leeg. Tsara! Kung meron pa kayong gustong mga pag-usapan natin, no, i-comment nyo lang dito sa baba. I-comment nyo lahat ng gusto nating maging topic at pag-usapan at mabibigyan natin ng saysay ang mga komento ng bawat isa sa atin. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, inuulit ko, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, just click the subscribe button and the bell button as well so you can be notified when I have new upcoming videos. So that's it, mga kaspami. May English-English tayo dito. Check-in na talaga tayo.